The summer is waving. Siyempre, pag summer, maraming nagsiswimming at maraming excited dahil ang matagal na nilang pinabook sa mga airlines ay sa wakas makakapag-OTD na sila sa airport at makakapunta na rin sila sa kanilang summer dream destinations. Pero kidding aside, mga kasambahay, since this March is Drowning Prevention Month, pinapaalalahanan po ng pamahalang pangkalusugan. Siyempre, ang lahat ng mga magsa-summer vacation for swimming na lahat po tayo ay mag-ingat ako dahil marami po ang nalulunod. Katunayan, naitala nga ng World Health Organization ang pagkalunod ay isa sa leading causes of death sa mga kabataan mula 1-year-old hanggang 24 years old sa buong mundo. Kaya hindi po biro ito, mga kasangbahay. Kaya lagi pong mag-iingat. Naku, tandaan po, we can indulge in enjoyment, but safety should always be our top priority. And moving forward, huwag na natin patagalin pa dahil I'm sure maraming makaka-relate sa topic natin today. Ito po ay tungkol sa kidney stones. For us to be well known about this, we are honored to welcome our distinguished guest today whose remarkable knowledge and expertise in the field of urology have paved the way for transformative advancements in patient care. Let us welcome Dr. Stephen Nazareth, a urologist from Makati Medical Center. Good morning, Dr. Stephen. Welcome to Doctors on TV. Thank you and thank you. Good morning sa mga ating mga kasangbahay. Yes, and thank you. Naku, Doc, diba this is very common, no? Kaya thank you at alam natin marami tayong matutulungan sa ating episode po. And ito, Doc, isa-isahin natin para mas maintindihan po ng ating mga viewers. Ang pag-uusapan natin, di ba, ay kidney stones. Siguro, can we like a short review kung ano ba yung kidneys muna and ano ba yung functions nito? Para at least, pwede natin i-lead later on sa kidney stones. Alright, yung yung kidney, ito yung tinatawag natin, yung common sa tao, no? Yung pato. Mm-hmm. Ito yung mga nagfi-filter ng mga lason sa katawan na itinatapon niya sa ihi. Mm-hmm. So, yun basically ang function, main function ng kidney is para ipunin lahat ng lason sa katawan at itapon sa ihi. Okay. And then, so, bakit ngayon nagkakaroon ng kidney stones? Okay. Maraming kadahilanan, ano? Minsan, pagkahalimbawa, medyo mahilig ka sa uric acid. Mga pagkain matataas ang uric acid, mga nuts, mga nut products, mga iba-iba pa. Itong mga ito, nagiging kristal. Mm-hmm. And then, pagka nag-stick sila sa kidney, kasi na-absorb ng kidney eh. Mm-hmm. Pag nag-stick sila doon, nagkakaroon ng parang mga buhangin. Mm-hmm. And then, unti-unti nadidevelop yan into stones. Nabubuo sila doon? Nabubuo. Minsan naman, pagka halimbawa, nasosobrahan ka ng calcium. Mm-hmm. Calcium pwede rin mag-ano ng kristal eh. Kasi mm-hmm. meron tayong mga sakit sa katawan na po pwede ka mag-produce ng maraming calcium. I see. So, pumupunta din yan sa ihi at yon ang nagiging source din ng pag-form ng buhangin na eventually nagiging bato. Okay, so ito pong mga bato na to nagla-lodge doon sa bato. Okay. Yes. Pero kasi 'di ba sa anatomy natin, meron tayong bato and then meron yang tubing eh. So yung parang pinaka-ureter pababa hanggang sa papunta sa pantog, hanggang sa ilalabas natin sa pag-ihi. So ito bang mga bato na to ay nakakawala sa kidneys and bumababa rin. Lahat sila, karamihan, nanggagaling sa kidney. Mm-hmm. And then yung iba, bumabagsak. From the kidney, pumupunta doon sa tubo, no, ng ureter. Yon, pagka doon pumunta yung bato, yan, magkakaroon ng pain yung pasyente. Minsan naman, bumababa pa hanggang sa pantog, no? Yon, pwedeng lumaki talaga yung bato at magkakaroon naman ng problema sa pag-ihi. Oh, okay. So, sinabi niyo yung pain doon sa pag nasa tubo. So, ito ba, lalo na kasi, di ba, maliit ang daanan ng tubo, lalo na kung malaki ang bato. Mm-hmm. Basta ito ay nag-cause ng pagbabara sa daluyan ng ihi, magko-cause siya ng pain. And pagka yung bato, more than 5 millimeters, malaki ang chance ito ay magbabara along yung sa daluyan ng pag-ihi. I see. So kasi mahap din, no? Gumagasgas din ang ano, yes, ang bato dun sa pinaka-tubing. Mm-mm. Okay, o yung ureter na tinatawag. And how common po itong mga kidney stones, Doc? Ito, isa sa mga common na visits sa sa office ng urologist. Hindi siya ito yung pinaka, but it's one of the more common visits, cause of visits. Pinoy, medyo tropical, madami sa atin, mga hindi mahilig uminom ng tubig, na dehydrate, kasama yun eh. Tapos yung mga hilig natin sa pagkain. And then of course, pwede rin kasing sa pamilya. So, namamana sa family. So, may genetic predisposition pala ito? Not often, but very possible, yes. Oh, okay. And with regards to age, is this more common sa mas bata-bata or sa mas matanda-tanda na po? Usually yan, mga 30s, 40s, mas nagiging ano-ano. So, pagkalimbawa 20s and below, magtataka kung bakit. Baka mamaya meron sila talagang sakit.
yung okay. mga na, sa katawan nila or meron silang mga lahi talaga. Pero usually 30s and above, ito mas common nangyayari. I see. And between sa mga babae o kaya sa mga kalalakihan, saan ho mas common siya? Mas common siya sa lalaki. Bakit, Dok? Lifestyle still. Ano, maraming bisyo eh. Pero puti na lang. Hindi, kidding aside. So basically, so lalaki talaga. Mas ano. Hindi ba mas masakit sa lalaki? Hindi ba? Pareho lang. Din. Oo. Mm-hmm. Kasi yung ano niya, once na nagbara, yung degree ng pay niya, para lang, regardless kung babae ka o lalaki. I see, how about race? O kaya meron bang mga pag, mas prone sa mga pag ganito ang trabaho? Meron bang ganong klase mas common sa ganitong klase ng grupo? No naman. Ano lang nila na pagka talaga yung pasyente ay lesser yung pag-inom ng tubig. Mm-hmm. Or halimbawa, mas exposed ka sa sunlight, sa init, sa pagpapawis, tapos hindi ka nag-hydrate, mas malaki yung chance mo mag-form ng bato. Ah, nako. Parang feeling ko nakakatakot tuloy kasi ako, sagi akong sinasabi yan para daw akong ibon uminom. Kasi konting inom lang, di ba? May mga ganun, Doc, di ba? Malay mo, bisitahin mo na ako sa clinic one of these days. Sana wag naman, Doc. Okay lang. Pwede naman tayo mag-text na lang, di ba? Di ba ka na kailangan puntahan doon for a consult? But it's true. Kasi ang ideal talaga para to lessen the possibility of stone formation, dapat umiihi ka ng mga 2 liters a day. Para umihi ka ng 2 litro, dapat umiinom ka ng mga 2 kalahati, 3 litro every day. Okay, medyo marami yun ha. Parang iniisip ko lang, minsan di pa nga ako makaubos ng isang baso. But I know, no? So, I mean, of course, I don't want to influence yung mga viewers natin. Mali yun. Talagang kailangan, we need to hydrate all the time. Kasi, di ba lagi, Dok, tayo pa naman, yung mga Pinoy, marami sa atin ng, yan, mahilig mga magkape, mahilig how do I say that? Mga mahilig sa flavored drinks, sa mga colored drinks. Mm-hmm. And di ba, syempre, akala nila, pagka nag-inom sila ng may flavor ng, or ng colored drinks, akala nila, that equates to the same amount of water. Ang hindi nila alam, mas lalo nakaka-dehydrate po yan. Diba? Okay. So, yung sinasabi ko na iinumin natin, kasama dyan yung, of course, water, yeah. Tubig, ano. Yung juice, okay. Ah, okay. Pwede mong isama mo yan. What kind of juice? Vitamin C. Yung fruit juices. Hindi, paano daw? Kunyari, yung mga kinakanaw ng mga nasa na powdered. Ayan, pwede ba yan? Pwede na rin. Parang, pero hindi dapat. Parang iba yung tono ng sagot mo. Parang medyo ayaw mo pumayag. Okay. Hindi sana, hindi sana ito yung, baka mamaya, ito na lang ang inumin. Yeah. Huwag naman kasi marami siyang although if it's natural, yeah. Walang ibang halo, why not? Pero yung, yung pagka marami ng halo, marami ng preservatives din That's when nakaka-problema. Oo. So, kung talagang water, yun ang the best. Yung juice, fine, basta mas maganda yung natural. Okay. And then, hindi kasama yung soft drinks, especially yung mga maiitim ang kulay. Kasi yung pagpapaitim na soft drinks, nagkaka-form ng stones. So, kung halimbawa, medyo mahilig ka talaga mag-soft drinks, piliin mo na yung walang kulay. Ah, okay. So, that's lesser evil. Lesser evil. Okay. Pero, Doc, when we talk about kidney stones, meron ito bang iba't-ibang klase ng types nito? What yes. are the common types of kidney stones? Oh. Ang pinaka-common kasi talaga is calcium stones. Mm-hmm. Calcium meron niyang kasama, either oxalate, kung ano, depende, no? So ito yung pinakamahirap eh. Una muna, ito yung matigas na bato. So ang hirap gamutin, no? Minsan yung mga treatment natin, ang hirap durugin. Meron naman yung tinatawag natin na uric acid stones. Ito naman, very influential yung mga kinakain natin. Mga food rich in uric acid ito. Pag paulit-ulit ka kumakain ito, ulit-ulit yung bato na mag-form sa'yo. I see. And then of course, meron ng mga mixture of both, yung calcium and uric acid. Oo. Okay. And ito, Doc, kasi na-mention yung about calcium. Kasi di ba sinasabi, like, among, syempre, sa mga kababaihan, no? So of course, that's one of my concerns already, no? Because I'm in my 40s. Ah? And akala ko 20s ka pa lang eh. Ikaw naman, Doc. Pakatotoo tayo, joke. Hindi po. Basically, Doc, ito, no? Kaya ko na-mention yun, kasi di ba maraming, like, for example, mahina ako uminom ng tubig. And yes. I know there's a need for me to be taking in calcium para pagkadating ng time na nasa perimenopausal phase na ako, I mean, kasi di ba hindi dapat yun na kung kailan ka nag-menopause, saka ka mag-take ng calcium, magka-calcium, how do you say that, supplementation. Uh-oh. So, para to protect my bones, once my hormones ay nagpalya na. Mm-hmm. Okay? So, now, going back, so kung magka-calcium, mahina ang pag-inom ng tubig, so, mas nakaka-aggravate ba yun or mas nakaka-trigger ng urinary stone formation? Oo, yan. Yan ang pinakamagandang tanong actually. Kasi,
pinagbabawalan lang natin yung mga pasyenteng uminom ng calcium kung in the first place, mataas yung calcium niya sa dugo. Mm. But kung yung calcium niya sa dugo is normal or even lower, kailangan sila mag-take ng calcium. Okay. Kasi yung hindi naman basta-basta nagpo-form lang ang calcium ng bato. Bato, yeah. Oo. Kasi kakailangan niya ng katawan. Apo. So, between the kidneys and the bones, talagang mapaano niya. Magpupunta yan sa buto muna before siya magkaroon. And then, pag excess na talaga, that's the time. Oo. I see. Mm. Okay, so it just means na hindi tayo pwedeng take ng mga supplementation. Dapat may nag-guide sa atin. Magpapa-request kung ano ba yung blood calcium levels. Yes. At saka dapat yung yung kasi mega doses. Yeah. Hindi dapat ganun eh. Kasi iniihi natin yan. And then if it's too much, it gives work additional workload for the kidneys. Yes. Kasi siya yung nagsasala eh, diba? Yes. So, tapos magkakaroon ka talaga ng bato. Oh. Ang lagi ko sinasabi sa pasyente na pagka yung yung pagka may problema ka sa bato, meron kang stones, madaling solusyonan. Pag nagka-problema ka sa buto, mahirap solusyonan. Kailangan talaga ng calcium ng katawan. So, yung supplements, I have no problem with that. For as long as normal yung kanilang blood calcium level. Or mababa. Yes. Yeah. More so pag mababa. I see. And okay, sige. So, ito na nga. Kung nyari, nagpo-form na, meron mga kung ano-anong risk factors na meron ng isang individual para mag-form siya ng kidney stones. Pagdating sa clinic nyo, how would you discern if this patient talaga na, or sa ER nyo na ba nakikita itong mga pasyente na to? Okay. Marami akong referral sa ER dahil pumunta, nag-pain. No? Tapos ang usual pain, nasa tagiliran. Yung iba talaga naglalagnat pa. Yan. Emergency ang mga yan, Pero karamihan na nagpupunta sa clinic ko, mm-hmm, dahil yung nagpa-urinalysis nila, may dugo. Yung dugong hindi nakikita. Sa urinalysis lang nakikita, no? And then, winner cup, may nakita, may bato pala sa kidney na hindi naman nagbabara, kaya hindi nagpe-pain. Mm-hmm. Kasi akala natin, magkakano ka lang kung nagpe-pain ka. Hindi lahat ng bato nagko-cause ng pain. Magpe-pain lang siya pag nagbabara yung bato. And mas possible kung mas malaki ang bato. Not necessarily. Yun yung pinaka-common na pagpunta sa clinic, accidenting nalalaman. Mm. So, Incidental finding. Regular checkup, nakita urinalysis, may dugo. Ultrasound, ayun. Na-confirm na. Yon. Okay. Oh. So, kapag ka ganun, bukod pa ho dun sa kunyari incidental finding siya, tas may pain, meron pa bang ibang mga sintomas or senyales na magbibigay ng idea na mukhang may urolithiasis ang tawag, yes, doc, di ba? Or nephrolithiasis kung nasa bato. Yung urolithiasis is a general term, mm-hmm, kahit nasaan yung bato. See. Sa kidney, sa ureter, sa bladder, yan, lahat yan urolithiasis. Depende na lang kung nasaan. Nagiging specific yung tawag. Kung nasa kidney, nephrolithiasis. Pag nasa tubes, ureterolithiasis. Mm-hmm. Pag nasa bladder, systolithiasis. So sige, pag-usapan na lang natin yung kidney stones. Okay. Okay. Yes. So ito, Doc, ano pa yung mga ibang manifestations ng pasyenteng merong kidney stones? Yung iba, urinalysis din. Merong nana lagi sa ihi. Mm. Tapos okay lang kung yung iba hindi nagkakaroon ng hapde ng pag-ihi, pero iba paulit-ulit na infection, laging umahapde ang pag-ihi, gagamutin mo, mawawala, and then after a few months yan na naman. Yun kasi dapat yun pag wino-work up, first thing na kailangan mo talaga i-consider is kung may bato. Kasi isa sa mga typical reasons kung bakit nagkakabato. Okay, so kanina na-mention yung about sa nana. So alam natin yan, or post-cell sa mga ibang nakakaalam, nakikita sa resulta ng urinalysis. So does it mean na isa talaga sa pwedeng causes ng UTI itong pagkakaroon ng kidney stones? Yes, most definitely. Kaya hindi po pwede yung makita ng pumunta sa atin yung pasyente, makita may nana sa ihi, antibiotic. You have to know exactly why nagkakaroon, especially kung lalaki ha. Kasi yung babae, medyo mas forgivable yung UTI eh. Mm-hmm. Sa lalaki, no. Pagka nagkaroon ng UTI ng lalaki, dapat imbestiga agad yan. Mm-hmm. So, basic ultrasound agad. Kasi doon pa lang makikita na eh, mm-hmm, kung meron kang bato. So ito, medyo marami na tayong napag-usapan tungkol sa kidney stones, Doc. Pero ito, titigil muna tayo pansamantala dahil magbabalik tayo. Pagbabalik natin, pag-uusapan naman natin ay tungkol sa mga diagnostic measures para ma-confirm ang kidney stones at saka syempre ang management. Ako kaya makasambahay, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang Dr. Son TV.
Welcome back, Makasang Bahay! Before we continue our discussion, we'd like to invite you to follow and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/atuntvnewsandrescue. Maaari niyo pong balik-balikan, Makasang Bahay, ang mga episodes ng Doctors on TV sa amin pong Facebook page at YouTube channel. Naku, kaya after liking and subscribing, pakishare niyo na din po sa inyong mga friends and family. Dahil napakahalaga po ng pagkakaroon ng awareness, lalo't ito'y tungkol sa ating kalusugan. At para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, narito po si Dr. Steven Nazareth, a urologist from Makati Medical Center, upang talakayin ang kalagayan ng pasyenteng lumapit po sa ating programa at kung ano nga po ba ang diagnosis and treatment na ginawa sa kanya. Panoorin po natin ito. Ang pasyente natin, wala naman siya talagang nararamdaman, pero kasi mataas lagi yung uric acid niya, at isa sa mga consequence kasi noon is nagkakaroon ng bato sa kidney. Ngayon, na-discover natin na meron siyang kidney stones, tapos lagi siya nagkakaroon ng konting problema sa pag-ihi. May dugo at saka may infection. So, nararapat natin na tanggalin yung bato na nasa kidney niya. Taong 2023, nang malaman ng ating kasangbahay na si Christian na siya ay may bato sa kanyang kidney, matapos magpakonsulta sa isang rheumatologist para sa kanyang nararamdaman sa kasukasuan. At makalipas ang halos 7 buwan, naisipan niyang magpatingin sa doktor upang maiwasan ang paglala ng kanyang nararamdaman. At sa tulong ng Doctors on TV at Makati Medical Center, siya'y nakapagpatingin sa espesyalista. Kasi ang gout, ang pinakadahilan niyan ay mataas na uric acid sa dugo. Ngayon, pag mataas ang uric acid mo, nagpo-form ka ng mga kristal. Ngayon, ang kristal na yan, pag pumunta sa mga kasukasuan, gout ang mangyayari sa'yo. Pero pag pumunta naman sa daluyan ng ihi, bato ang mangyayari sa'yo. So sa kanya, unfortunately, meron siyang gout, no? Meron siyang mga kristal sa mga kasukasuan, nagkaroon din siya ng bato sa kidney. So yung mga possible na mga consequences ng mataas ang uric acid, nakuha niya pareho, which is gout at yung bato sa kidney. Yung sa kanya, incidental. No? Meron siyang ibang nararamdaman, tapos yung nakita, meron siyang bato sa bato. Which is fairly common, ano? Yung by accident, nalalaman na meron palang bato sa bato. Nakikita lang, bakit laging meron dugo sa ihi? Bakit laging merong infection sa ihi? Pero karamihan sa kanila, palibasa walang nararamdaman, hindi nagpapatingin. Pag ano lang, check-up lang, antibiotic, tapos pabalik-balik yung antibiotic binibigay. Bakit meron pa rin infection sa ihi? Yung pala, merong bato. Kasi ang bato ang pinaka-common na sanhi ng pabalik-balik na infection at pabalik-balik na dugo sa ihi. Ayon kay Dr. Stephen Nazareth, isang urologist ng Makati Medical Center, maliit man ang nakitang bato sa kanyang kidney, kinakailangan pa rin itong tanggalin. Yung bato niya actually is 6 millimeters lang. Kung titingnan natin, maliit lang yon. Malaki lang ng konti sa butil ng bigas. Pero sapat na para magkaroon ng finding sa kanyang ihi. Sa kanya, ang naging problema natin is kung nagkakaroon ng dugo at infection sa ihi. Kailangan din natin tanggalin yung bato. Ito ay dulot malamang ng kanyang mataas na uric acid sa katawan na nag-form ng bato. Kasi habang maliit pa yung bato at wala siyang nararamdaman, yung damage sa kidney, napiprevent natin. At mas madaling gawa ng paraan yung mga batong maliliit pa at hindi nagbabara sa kidney. Kesa sa yung sobrang laki na alam natin na yung kailangan natin ng mas matinding treatment. Yung iba nga na-ooperahan pa or minimally invasive. Ito ang pinaka-pwede natin gawin na hindi masyadong yung treatment. Malala yung treatment. Kayang-kaya. Dagdag pa ni Dr. Nazareth, maaaring lumaki ang mga bato sa kidney nang hindi namamalayan kahit ilang taon pa ang lumipas. Yung bato kasi, wala namang ibang pupuntahan yan kundi lumaki. At eventually po pwedeng either mag-cause ng paulit-ulit na infection or pagbabara sa kidney na po pwede magdulot ng pagkasira nung involved na kidney yon. Kasi yung iba, a matter of a year, pwedeng lumaki, magdoble, magtriple.
Yung iba naman, taon, 10 years, 20 years, walang nangyayari. Ang hirap talaga sabihin kung sino yung mga pasyenteng mabilis ang paglaki ng bato at kung sino yung pasyenteng wala namang nangyayari. At sa kalagayan ni Christian, kailangan niyang sumailalim sa non-invasive procedure upang matanggal ang bato sa kanyang kidney. Well, para ano, mabigay lunas yung sa bato niya, kailangan natin gawin itong tinatawag nating shockwave lithotripsy para madurog natin yung bato at matanggal natin. Nandito ngayon tayo sa ano, no, sa ating shockwave machine dito sa Makati Medical Center. Nakikita nyo, ito, nakaposisyon yung pasyente. Habang natutulog, meron tayong x-ray dito at yung ultrasound doon. Okay? Kasi dalawa ang pamamaraan kung paano natin malolocate yung bato. Sa pamamagitan ng x-ray at saka ito sa ultrasound. Ano? At saka, well, ano rin natin yung pasyente, no? Yung kanyang kalusugan, talagang hindi natin binabaliwala. Kita mo, meron din tayong anesthesia machine. Monitored natin yung BP, yung heart rate, kahit yung oxygen ng pasyente. Kung titingnan natin dito, ano, itong x-ray na to, makikita natin yung image dito. Kung paano natin ini-spot kung nasaan yung bato. Now, minsan kasi, yung bato hindi natin nakikita sa x-ray. That's why, hinaan natin dito sa ultrasound. So, ito ngayon, ang ultrasound machine natin. Same target. Yan, ito, dito nakikita natin yung bato. Yon, yung namumuti na to, no? Na pag humihinga siya, and then there you go, yan. So, yun ang nakikita natin. Now, itong ultrasound na to, dito, diretso yan dun sa probe. Ito yung probe na nakakabit sa pasyente. Okay, so yung naririnig nating tunog, ano, tok, tok, narinig, ayan, ano? Yan yung tinatawag natin na sound wave. Actually, yung ESWL is short for extracorporeal shockwave lithotripsy. Ibig sabihin nun, extracorporeal is outside the body. Yung shockwave, yun yung sound na narinig natin. Lithotripsy ay yung pagdudurog ng bato. So, ibig sabihin, may nagtatravel na dagungdong, tunog, no? Yung sound waves, yun yung tinatawag natin na shockwave din, na mula dito sa makinang ito, pumapasok, papaloob ng pasyente. So, tinatagos niya yung mga laman. Hanggang tamaan niya yung bato. So, yung mga sounds, yun ang mga sound waves na tumatagos doon, tapos tinatarget yung bato, tapos yun unti-unti niyang dinudurog ngayon yung bato. Para yung bato, unti-unti nadudurog. Hanggang sa maliliit na siya at maiihi mo. So, walang hiwa, walang tama doon sa ibang organs, diretso sa doon sa bato, dinudurog niya yung bato para maiihi pag maliliit na siya. Ito ngayon, dito nang gagaling naman yung x-ray. Ito, para makita natin dito sa pasyente kung nasaan. At dito yung image. There. So yung X dito, no, itong ano, yung target dito, pareho ng target dito. So, alin man ang gamitin natin, X-ray o ultrasound, sabay natin nakikita yan. So para sa aming mga kababayan na nangangailangan ng mga shockwave treatment, dito po sa Makati Med meron tayo niyan. Very much available. So pwede lang kayo magpunta dito, i-contact nyo either the operating room or pumunta kayo sa inyong mga local urologists dito sa Makati Medical Center para i-consulta tungkol sa inyong mga bato at malaman ng ating shockwave treatment na very much available here. We are always here to serve you. Here at the Makati Medical Center, we pride ourselves by being known as the hospital with a heart. Okay, unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa Doctors on TV para sa pagre-repair po nila sa akin sa Makati Med. Sobrang overwhelming po yung pag-accept po sa akin ng Makati Med mula po dun sa procedure. Sobrang approachable po ni Doc Stephen Nazaret tsaka po yung mga staff niya po. Kasi yung discussion po namin about po dun sa problem ko is talagang binibigay niya yung every detail, binibigay niya po yung
kung ano yung recommendation, kung ano yung dapat, ipinapaliwanag niya po lahat. Yung schedule po namin sa ESWL or yung shockwave po ay nire-remind po nila ahead of time. So, sobrang ano po, gaan po talaga dito sa Makati Med. Doon naman po sa procedure ng shockwave po, ngayon lang po ako nakakita ng ganung machine. Parang sobrang advanced po. After po nun ng shockwave, pinaliwanag pa rin po nila kung ano yung mga dapat kong gawin, dapat hindi ko gawin, mga ganun po. So maraming salamat po talaga sa Makati Med at kay Dr. Stephen Nazaret and sa mga nurses and staff. Maraming salamat po. So, Doc, kamusta naman po yung ating pasyente? Okay naman, ano? Ang usual kong ine-explain after the procedure, pag-iihi yan, madugo. Mm-hmm. Kasi nag-shockwave tayo eh. Yeah. So, usually, it would last until afternoon or sa gabi, nag-clear up na yan. And then, of course, syempre, after ng procedure, the following day, pwede na nga bumalik sa trabaho eh. Ah, that's soon? Yes, oo. Although medyo hilo-hilo pa, pwede. So, I would also request sana that the family pahinga muna. Mm-hmm. But technically, pwede. And then, usually, standard is after 2 weeks from the time na ginawa ng procedure, ipapaulit natin na ultrasound. Mm-hmm. Siyempre, para malaman natin kung kamusta na yung lagay ng bato. Kasi ganito, no? Yung iba kasi talagang bato, surprisingly, medyo matigas. Mm-hmm. So, yung minsan natin gawin yung shockwave, nababangasan lang yung bato or lumalambot pa lang. Pero hindi natatanggal ng buo. Hindi natatanggal. Ito yung mga iba na kailangan ng second treatment, mm-hmm. yun yung mas nagiging successful. But karamihan ng mga pasyente natin, ano, pagka ginawa natin na shockwave after one time, boom, they're good. Oh, okay. Mm-hmm. Pero dito sa patient natin na to, Doc, no, right after the procedure, ano po yung mga post-surgical care na in-advise niyo sa kanya? Oh, yun. Oo, sabi ko lang, pahinga lang. Definitely, after that day, uwi ka na lang. Huwag ka na mag-party. Oo nga. Baka naman umaten pa ng kung ano-ano eh. I mean, relax. Pahinga muna. Yeah. Kasi nagbigay tayo ng anesthesia. Kahit nasabihin mong gising na gising yung pasyente, you'll never know eh. Baka mamaya it will kick in afterwards. Mm-hmm. So, pahinga lang that day. Inom na maraming tubig, yung ihi, huwag matatakot kung madugo. Expected yan kasi na madugo. Kasi nagsugat ng kaunti eh. Nag-travel kasi yung sound waves sa kidney. So, syempre, nagagalos ng anong konti nagpapasa. Okay? And then, after noon, by itself, mawawala yon. I see. Pero Doc, ito, no, balikan ko lang kasi yun dun sa pasyente, di ba? So kasi we're talking about the advice po na binigay nyo sa kanya. Pero nung na-identify po kung ano yung risk factors niya, mm-hmm. okay, dun sa pagkakaroon ng kidney stones, okay? So ito, dahil identified siya, ano yung mga lifestyle changes po na in-advise nyo sa kanya? Oh, actually, itong pasyente natin, unfortunately, wala tong risk factor. Ha? Which is pinaka-common. Ah, mas common yung wala? Oh, basta lang, yung tao ko nga dyan, yung malas. Yeah, you know, kahit anong gawin mo, talagang we cannot prevent kasi yung stone formation. Mm-hmm. Mababawasan lang natin ang possibility na magkaroon ulit. Oh. Yon. So, yon is by, of course, drinking a lot of water. Yan, mm-hmm. sinabi ko, 2.5-3 liters every day. At saka dapat naman medyo active. No? Yeah, uh-huh. Physically, ano? Yung pag-text, hindi physically active yun eh. Active lang yung daliri mo. Yeah, uh-huh. Okay, pero ito, sige. Okay, so at least, that's nice to know, no? Mm-hmm. We're very thankful na okay na yung ating pasyente. But ito po, para sa mga viewers naman natin na syempre nagdadalawang isip pagpa-shockwave pero identified na sila or basically diagnosed na sila na meron silang kidney stones, what can you advise them? Kasi ito, no, huwag nating katatakutan yung pag-treat ng bato. Pagka sinabi sa inyo ng doktor nyo na talagang for shockwave kayo, ibig sabihin, very manageable siya ng shockwave. Mm-hmm. Kasi marami tayong mga treatment options. So yung shockwave, the least invasive, mm-hmm. outpatient lang. Gawin natin, pahinga lang, afternoon, uwi na. I see. So, oo. Eh kung pinatagal natin, pinalaki natin yung bato, na hindi na yung pwede yung shockwave, mm-hmm. edi ia-admit ka pa, yeah. magpapahinga pa na mas matagal, mas marami yung ano eh. So dapat huwag matakot. Yes. So, okay. And ito Doc, no, baka having mentioned that, no, baka you might want to promote that procedure here at Makati Medical Center. Yes. I would like to invite everybody who have a machine dito sa Makati Medical Center.
na at par naman siya with ano, actually bago nga ito eh. Mm-hmm. So talagang no shame in promoting. Talaga napakaganda at napaka-effective mm-hmm. at napaka-safe. Pero Doc, kamusta naman? Siyempre, di ba, yung iba ay hindi tumutuloy sa procedure kasi yung price, okay? So, I'm not asking sa inyo po yung ano, yung actual figure. Yeah. But what I'm saying is, of course, yung bang na-outweigh naman ng ano, ng benefit, yung kanilang dilemma sa pagtuloy ng mag-undergo nitong procedure na to. Ito, I'm glad you asked. Ano, ito, masasabi ko sa inyo, very competitive ang price ng Makati Med. Now, especially pagka meron kayong health card, okay, definitely wala kayong magiging problema. So, before kayo mag-decide na hindi nyo kaya, tanong nyo muna sa doktor nyo. So, you'll be surprised na, yeah, especially exactly. sa Makati Med, pero you'll be offering talagang, may magandang packages kayo dito sa Makati Med. Yes, yan, narinig natin mga kasambahay, no? Siguro, at this time, Doc, can you give some health advice para sa ating mga viewers? Okay, sa mga kasambahay natin, ano? Wala namang masama kung magpapa-check up kayo eh. Tama na sana yung mga sobra tayong barako na feeling natin, hindi tayo magpapatingin kung wala tayong nararamdaman. Mas maganda yung walang nararamdaman, kaya dapat magpatingin. So urinalysis at ultrasound lang for us, ano, very helpful na. Ang dami na naming masasabi just with those two examinations na hindi naman siguro it will take you like 3 days to do that. Ilang oras lang yun eh. Pero yung benefits, sobra-sobra. Ayan, very well said. And Doc, you might want to greet, meron kayong gusto batiin or, invite our viewers to visit you here at Makati Med. Oh, for all the, kala ko batiin yung asawa ko eh. Oh, pwede men. Hi, Doktora. Hello, I'm my new friend, si Doktora. Yeah. Okay, so ating mga kasambayan, no? If you want to visit me sa Makati Med, nandito ako Monday to Friday, 2 to 4 in the afternoon by appointment ako. So, you can ask Makati Med for my clinic schedule at saka yung paano magpa-appointment. So, I'll be more than willing to help you out. Please see us. Please visit me sa kliniko anytime, any day. Okay, thank you once again, Dr. Steven Nazareth, a urologist from Makati Medical Center. I would like to take this opportunity at nagpapasalamat po ang Dr. Sam TV sa aming partner hospital, ang Makati Medical Center, and of course kay Dr. Steven Nazareth and his staff for the assistance to operate on our patient. At para po sa mga nais magpakonsulta sa Makati Medical Center, maaari niyo pong bisitahin ang kanilang website at www.makatimed.net.ph at maaasahan niyo pong dekalidad ang kanilang serbisyo. We hope mga kasambahay kayo po ay maraming natutunan sa aming episode ngayong araw. Think of this as your guide to embracing a healthy lifestyle. Prioritize your health over hectic agenda. Give yourself a proactive care because your health is absolutely worth it. And with that, naku, may pag-uusapan pa po tayo mamaya. So ayan po ay sa pagbabalik ng Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. At para mas madagdagan pa ang ating kaalaman, paano kung ating mga anak naman ang magka-problema sa kanilang kidney? Nako, ano nga po bang dapat natin gawin? Panoorin po natin ito. Magandang umaga mga kasangbahay. I'm Dr. Katrina Flortus Dacanay, your pediatrician for today. Ang kidney stones ay hindi pangkaraniwan sa mga bata. Ngunit, sa mga nakaraang taon, ang insidente ng kidney stones sa mga bata ay patuloy na tumataas. Saan nga ba ito nakukuha mga kasangbahay? At ano ba ang mga signs and symptoms kapag mayroong kidney stones ang ating mga anak? Yan ang tatalakayin natin ngayong araw. So let's start our discussion now. Ang kidney stones ay pwedeng mangyari sa mga bata kahit anong edad. Pero nakita nilang mas madalas itong nangyayari sa mga teenagers. Nagkakaroon ng kidney stones kapag ang mga minerals at iba pang substances na nakikita sa ihi ay nabubuo upang maging isang matigas na bato sa urinary tract. Ang bato sa urinary tract ay karaniwang nakikita sa kidneys. Madalas din itong nakikita sa mga ureters kung saan dumadaloy ang ihi mula sa kidneys papunta sa pantog o yung urinary bladder.
Alam nyo mga kasangbahay, iba-iba ang sizes ng mga kidney stones. Kadalasan ito ay about 1/8 or 1/4 inches lamang. Kung ang iyong anak ay naglabas ng bato matapos siyang umihi, ito ay inyong itabi at ipakita nyo sa doktor sa next consultation upang malaman kung anong uri ito at paano magagamot. Ang mga bata ay pwedeng magkaroon ng kidney stones na wala naman silang nararamdaman or walang symptoms. Ngunit kapag ang kidney stones ay dumaloy papunta sa urinary tract at ito ay bumara, ito ay pwedeng magdulot ng mga symptoms tulad ng biglang pagsakit ng balakang or ng bewang ng bata, nagsusuka or yung naduduwal, masakit yung pantog, matinding pagsakit ng tiyan, may kasamang dugo paglabas ng ihi, at meron ding lagnat or symptoms ng urinary tract infection. Ang kidney stones ay nada-diagnose gamit ang ultrasound, x-ray o kaya naman ay CT scan, depende sa kaso. Ang batang may kidney stones ay pwedeng bigyan ng mga gamot para sa sakit and yung mga gamot na nakakatulong din na mailabas niya ang bato. Pinapayuhan ang bata na uminom ng madaming tubig. Kung ang bata ay nagsusuka or naduduwal, pwede rin kasing mag-advise ang doktor na i-admit sa hospital yung bata para hindi siya ma-dehydrate. Kung ang bato ay malaki at hindi mailalabas ng kusa sa pag-ihi lamang, inire-refer ang bata sa isang urologist. Ang urologist ay pwedeng gumawa ng procedure tulad na ang tawag ay lithotripsy kung saan ang bato ay binibiyak sa maliliit na pieces gamit ang sound waves. Madami pang paraan upang maiwasan ang kidney stones mga kasambahay. Kailangan ang bata ay uminom ng madaming tubig araw-araw, bawasan ang asin sa pagkain kaya iwasan dapat ang mga junk food at chichirya. Kailangan din kumain ng gulay at prutas araw-araw at bawasan ang karne, processed food tulad ng hotdog at delata, ang mga fast food at soft drinks kailangan din iwasan. Gayon din, iwasan ang pagkain ng mga matataas ang asukal na pagkain at syempre, kumain din ng pagkain na may sapat na source ng calcium. Ang batang may kidney stones ay pwedeng dalhin for consultation sa isang pediatric nephrologist. Sila ay mga pediatrician na espesyalista pagdating sa sakit sa kidneys ng mga bata. And that's it mga kasangbahay. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Again, I am Dr. Katrina Flor-Cruz Dacanay. You can contact me through my Facebook page, Dr. Katrina Flor-Cruz, YouTube channel, Dr. Katrina Flor-Cruz, and I also have my Instagram and TikTok, katrinamd.ph. See everyone in our next episode. Ayan mga kasangbahay, naku sana po ay makatulong sa inyo ang impormasyon na ating tinalakay sa araw na ito. And with that, we conclude our today's enlightening episode. At ang lagi po namin dasal, sa lahat ng mga may pinagdadaanan lalo na po sa kanilang mga kalusugan, may God bring healing and guidance to each one of you mga kasangbahay. Always remember, early detection saves lives. Make your health a priority. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Kasi ito ay isang napakalaking problema ng ating lipunan. Ang alam natin sa anime is kakulangan ng pulang dugo, no? Alam naman natin ang kahalagahan ng pulang dugo sa ating kalusugan, no? Ang pulang dugo ang nagdadala ng oxygen na umiikot sa ating katawan upang mabigyan ng iba't ibang organs ng oxygen para sila ay makapag-function. At yan po ang mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we conclude today's episode, we want to express our heartfelt gratitude to all our viewers for their steadfast support. Your continued dedication to our show has been the driving force behind our success and we are deeply grateful for it. We hope to continue earning your trust and loyalty. Thank you po from the bottom of our hearts. And I would like to greet ang ating Kuya Daniel Razon na wala pong sawang sumusuporta sa mga adhikaing serbisyo publiko. At syempre, BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May God always protect you both and grant you a healthy life. Syempre, bago magtapos, minabati ko din ang aking kambal, si Iyo and si Iya. Hi also kay EJ and kay Dr. Aline. And syempre, yung mga pasyente rin natin sa Barbacabudil Health and Wellness Center. And also, I would like to greet yung mga taga-Delicatess Food Corporation and nanay and tatay. I love and miss you both very much. At sa ating pong mga kasangbahay, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV.
And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barbacabodil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for our updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barbacabodil. Let's make it a habit to learn about good health, only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at Grand Floor Super 8 Warehouse Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911, and 2nd Floor Aliu Complex, MacArthur Highway, Calvario, Megawayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is a premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/AsianBreastCenterPH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Galayan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m., except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindesin Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Filinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barbacabodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272. For appointments and other inquiries about your health and wellness needs, Dr. Sara Barbacabodil would like to express her gratitude to Medical Depot, Healthy Nom Nom Food, Weirdly Dough,